So, good morning guys. Mag-ride Saturday ulit ngayon. Mag-ride ulit tayo kasama si Tim. Tapos after nag-ride natin, pupunta na tayo sa Motostrada sa Caloocan para mag-PMS. Kasi first PMS na nitong CF Moto Papio. Magwa 1,000 kilometers na ako. Currently, nasa 883 na ako. So, matapos ng ride namin at pagdating namin ng CF Moto, tansya ko na sa mga malapit na to ng 1,000. So, yun. Makikita natin kung ano yung papalitan nila, ano yung cost ng oil, etc. at ng oil filter, at kung may bayad ba yung labor. Kasi magpapapalitin kami ng kadena. Ang binili kong kadena is secret. Papakita ko sa inyo mamaya habang kumakain kami. So yun, antayin nyo na lang yun. Dito na ako, kasama ko na si Tim. Nagbibihis na siya. Ay, sumusuot niya na yung helmet. Nasa Shell na kami dito sa Marcos Highway. Dito yung usual na meet up namin. Dito ko pakausap yung mga naka-classic bike dyan. Oo, anong pinag-uusapan niya? Sinag-sales-talk ulit ako. Sabi ni Ben. Ah, si sales-talk ulit. So, nagtatanong na naman sila ng spec sheet. Ano yung specs? Anong available na colors? Magkano? Saan na bibili? Namigay ka naman ng brochure. Ha? Hindi ka na naman namigay ng brochure. Masisisante tayo niyan sa CF Moto eh. Naubusan ako. Sige. Nawala ng tintime printer. Sige. Magpa-replenish na lang tayo mamaya. Pupunta naman tayo. So, yun. Magra-ride lang kami ni Tim ngayon. Akit lang kami marilaki sandali. After nun, bababa na rin agad kami. Tapos, papa-PMS. First PMS natin sa Motostrada. Ano yung langis ilalagay kaya nila mamaya? Yun ang alam ko. Tinanong ko yung service manual. Nakasulat free. Hindi ko alam kung ano yung free. Pero duda ko yung free labor. Labor lang yan. Labor lang yun ano? Oo, tayo pa rin yata bibili ng langis. Oo, parang sa Honda rin. Libre yung labor pero bayad ka ng ano? Bayad ka ng langis tsaka parts na pinalitan. Oo. In any case, yung sa atin, papalitan lang naman to ng langis. Tsaka kadena. Well, yung kadena tayo na yun, di ba? Ay, sure ka ba na tama pala yung binili natin kadera? Saan mo nakitang 428 dapat? Sa sinerge ko sa YouTube. Sa online. Sa Alibaba, tapos nakita ko Papio 125 chain. Tapos nakita ko size 428. Kasi tinahanap ko rin sa manual. Hindi nakalagay kung anong chain natin. Okay. Pero usually 428 daw talaga. Ganito kaliliit na motor. Kasi kahit yung kay Bong, yung ano niya, R15 niya, 428 eh. Pag mga lower displacements, 428. Kasi hindi naman, parang overkill kasi yung malaking chain. Yung makapal na chain, yung mga 500 series, di ba? Masyado na mabigat yun. Ang papalitan lang, duda ko, papalitan lang dyan is yung oil filter at langis. Yun naman ang usual, di ba? Oil filter ba ito? Yung ba ito parang strainer lang? Ay, hindi ko alam. Alam po yung oil filter nandyan sa right side eh. Tinan mo yun sa right side mo. Yung tabi ng shifter. Yes, alam ko yan yun eh. Pero hindi ko alam kung strainer yan o filter na parang cartridge type. Saka na? Naipit lang ako dito sa mga kotse at sa mga motor. Ikaw kasi kamote ka, ako chill lang ako eh. Wee, aray ko. Ka na. One, two, five! Uy, kausap ka na naman! Kaya na, while mobile! Grabe na! Wala, marami talaga curious eh! Dapat ano, gumawa ka ng compilation ng ano, what's going on short? Yung mga nagtatanong. Wala, natutuwa. Marami talaga natutuwa sa motor na to. So ayun, habang nagbabanking tayo, magkwekwentuhan tayo, Tim. So isa sa mga comment doon sa isang video ko, mas matulim pa daw yung smash.
Mas matulin daw ang Suzuki Smash dito. Legendary yun, di mo ba alam? Oo. Ano ba ang meron sa Suzuki Smash? Hindi ko alam kung ano meron sa Suzuki Smash, pero ang marami nagsasabi, well, isa pa lang naman so far, pero may nakapagsasabi na mas matulin daw yung Suzuki Smash. Oh, dito, yeah. Saan ba ito pupunta? Please don't kill me. May nakapagsasabi na mas matulin daw ang Suzuki Smash dito sa CF Moto Papio. Ah, ganun. Sino mo sinong masisilo? Umari. Pop. Wow! Walang kasalubong, ha? Sige, habol ka. Bagal akong pata. Tapos bigla siya bumago. Hindi ka tumungan niya kita sa side mirror niya. Kaya nga. Alangan. Kotse. Malamig yung ano, no? Malamig yung kali, pati yung hangin. Parang magumulan, parang dilim, ah. Hindi naman na kailangan bumangking. Okay, sa labas ko kunin, ah. Okay, okay. Okay, fifth gear. Let's go.
kailangan sa labas mo kainin. Kung kinain mo sa loob yan, yeah, itutura ka palabas. Oo, pati dito. Oops, SPG. Slow down to the acceptable speed limit. Hindi naman ganun katulin yan eh. Oo, oh, yun ang katulin yan eh. Hindi nila alam, namunta ka na. Kanina pa nagka-counterflow. Hindi nila alam, kanina pa nagka-counterflow. Pumasok lang naman. Bumait lang nung nandun sa harap nila. Ayan, dito na tayo. Okay. Okay. And after this car. Okay, let's go. Wala ka na iwan ha? Wala, nakasuot ako sa lamin. Diretso na tayong safe mo ito. Ha? Okay. Nero, puro kami. Oo, punta tayo dyan next time. Pagkasama natin si Nadens. Parang kakaulan lang dito. Tuyo to kanina. Ang daman ulit akong wisik-wisik sa visor. na out of line ako na gano'n ako ng konti. At yung hindi nga nagulat ako doon. Ang dami yan. Nakakabigla. Para ka tinutulak eh. Dito pwede na tayo. Wala, naka-fifth gear ako eh. Fourth gear ako. Naka-fourth gear na ako kanina pa. Ano? Walang huli dito. May lang yan.
tipong kahit nakabanking na tayo, mukhang friend, family friendly pa rin yung speed. Hindi, mabago lang yan. Liit-liit ng motor eh. Hindi kasi hindi rin naman tayo parang OA na nakalabas ng tuhod and shit like that eh. Hindi nga sa mukhang mabilis din. Bagal nga lang natin eh. Mabagal lang tayo. Tsaka wala tayo sa Pilipinas. Sa Mexico tayo. Italy. Sa Italy pala tayo. Sa Italy. Mountains of Italy. Nasa ano tayo? Sa Dolomites. Dolomite Mountains. Ayun. Si ano yun? Si Paris Banking yun. Ang dami nila umakyat. What the fuck? Yun po. Hindi. May ini-escortan. Hindi. Marami nga pulis. Oo. Dami pulis. Oh. Tsaka na, hindi mo nakikita yung plaka, oh. Ayun nga, yung ganda sasabihin ko, eh. Delikado to, ah. Kuya, bawal yan. Yun, clear. Clear, clear, clear. Truck. It's cute. We cannot be possibly overspeeding. We're driving mini bikes. This cannot exceed 60 kilometers per hour, you know. Okay, 400. Parang wala lang eh. Tayo sa ganda. Buhay natin yung third ng walang freno. Kaya ito. Ang luwang nito eh. Huwag lang mag never let them know your next move. Itong Stance Nation. Yeah, wala na. Napipili na. Umibitra ka rin ako eh. Hinahawakan ko na lang eh. Go, 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 go. Sinitir yung motor eh. Kaya mo yan, Fabio. Kaya mo yan. You can do it. I believe in you. I believe in you. Pero wala. Fifth gear yan. Day mo. Fifth gear yan. Tanginang yan. Walang preno-preno. Hindi ko alam saan siya pumunta! Nakakatakot! Multiple na kalaban eh. Taka, hindi na kaya. Fifth gear na ako. Nag fourth gear na ako. Hindi na kaya. Ako may belok pa. Wala. Napaminor ako sa tatlong yun eh. So, bali ilang checkpoint yung nakita natin ngayon? Dami. Ang dami, no? Tatlo, easily. Yun dyan. Sa may Boso-Boso, tapos dun sa may after ng Kubo, no? Apat! Isa sa after Kubo. Isa. Apat! Yung militar. Oh, sige. Yun na nga. May militar. Oh, so una is yung, oo, una dyan sa Boso-Boso. Pangalawa, Palo Alto. Oo. Pangatlo dun sa may militar. Sa may after Kubo. Oo, after Kubo. Tapos yun sa Tamanungan. Oo. Ay puta, ang dami nga, ano. Bakit kayo? Ermin Garcia na kami. Ermin Garcia. So, ito yung parang pinaka-shortcut namin papuntang EDSA galing sa Marilake. Kasi, pag dumaan kayo ng Aurora dire-direcho, napaka-traffic. So, ito, less traffic, less stress, wala masyadong kalabang jeep at mga ibang sasakyan. Diba? Kaya, ito na yung dapat nadaanan ninyo. Kung galing kayo ng Marilake. Or Marikina. Yeah! Quezon Avenue flyover. Malapit na tayo.
Darating siguro tayo doon mga 11:30 or less. Problema, abuti tayo ng lunch break. Sana masimulan before lunch break. Kung hindi, okay lang. Antay lang tayo. So team, nung naglago na loob tayo, ano sumakit sa katawan mo? Sumakit wala, mo? Wala. May sumakit ba? Wala. Braso? Wala, wala. Kamay? Hindi na ngalay? Yung wrist lang, kakapiga ng ano? Kakapiga ng clutch? Clutch. Hindi kailangan mag-hit. Oh. Palagi kasi mababa lang yung ano. Short yung gearing yun, no? Oo, mababa yung mga gearing. Si Kuya ng Joyride, oh, nagtitext pa eh. Mama nagmamalayo. Umu-order yan sa Amazon. O, ito mo. Umu-order yan sa Amazon. Uy, habol ako sa Black Friday sale. Kaabot sa Black Friday. Ayan, malapit tayo. Uy! Uy, ano yun? Ano yun? Ah, promeno. Bigla yung ano. Taxi, tatakakana. Ah, De Jesus pala tawag dito. AD Jesus. AD Jesus. Oh, for light vehicle. Eh, syempre kung dark vehicle ka, sa ano ka? Kay A-Devil. A-Devil ka. Kay A-Devil. Hindi kay AD Jesus. AD Jesus, para sa mga light. Tanginang yan, naisipan pa natin yan. Ano? Uy! Uy! Agulat ako dun. Bakit ganun, kuya? Wag ganun. Puchang inang yan. Biglang parang bulaga. Nagulat ako nun. Gagawin kong ano yan. Shorts. Wink! Yung sa ano? Sa yung Metal Gear. Wink! Akala ko huhulihin ako eh. Natakot ako. Wala, ano pa yung nation ko? Fight ko na nga eh. Sure ka ba? Tilin. Sure ka? Sure ka? Oo, yun yung safe mo to. Asa? Yung safe mo to na nakapag. Ah, okay. Ah. Hindi ka makaahon. Hindi ang tarik eh. Oo, oh, hindi tanggulong eh. Oo, oh, yan na yung kay Tim, nakasalang na. Ano, natatakot ka ba? Nag-tutorial pa sila kung paano service yung motor mo. Nanon pa sila ng YouTube video. Oo. Ah, umingi pa sila ng ano, instructional manual sa China. Yan na, nakita sa CCTV. Ayan yung red team. Sa akin. Sulok. Ang ina discrimination ng pucha. Joke lang. Pero ito 'yon, ito yung parang workshop, work area ng ano, CF Moto. Dami motor dito, dami rin mekaniko. Ayan na, okay na siya. Hashtag blessed. Hashtag blessed. Oh. Nakakabit na yung kadena natin. Very good, very good. Checkin natin. Oh, sakto. Very good. Sakto. Approve. Tapos na ang PMS namin pare-pareho. Kailangan nang lalabas na kami.
Oh. It's like a totally fucking new motorcycle. Ayan, oh, super responsive. Oh. Yes. Maganda yung engine braking niya, oh. Yes. Oh my God. Immediate na. Oh, okay. Solid yung binili. So, kung bibili kayo nito, get the chain that we got. I will put a link to that in the description box. Because, goddamn, guys. For 1,400 pesos. Or, yung kay Tim, magkano yung sa'yo, Tim? Alin? Yung kadena mo. 1-1 something or 1-2? Yeah, 1-1. Oh. Basta around 1-1, 1-2 to 1-4. Depending on yung, sa akin kasi, is yung, akin yung gold. So, kay Tim yung, black na pang ano, pang poor people. Joke lang ha, joke lang yun. Ah, nagbago talaga yung handling, nagbago yung feel ng motor. Wala na yung pagka-jerky niya because of the chain. Wala na yung parang nagpumapalo. Oh my God. Pakit talaga nung kadena na yun. Yeah. Alam mo, maganda tong motor. Talagang sobrang mumurahin lang yung kadenang nilagay nila. I don't know why CF Moto did that. Parang ano eh, it's such a super nice bike ruined by bad chain. Yun lang. After that, okay na siya. The chain is now with this RK na Kelo. Oh my God. Literally, from the first time na in-start ko at nag gumulong ako palabas dun sa CF Moto, naramdaman ko kagad yung difference niya. Di ba, hindi siya ganito ka-responsive team, di ba? Oh. Hindi siya ganito ka-responsive even nung bagong-bago siya. Akala mo, parang kang bumili ng bagong motor. Ganun yung feel, walang biro. Walang biro talaga. Di ba, grabe yung ano? Oh, grabe yung layo niya na... Yes! Yung ano, yung immediate na yung ano, responsiveness. Oo, tsaka may hatak na siya. Yes. Okay. Alam mo, buti talaga naisipan natin magpalit ng chain. Di ba? Oo. Sobrang ano, sobrang laking bagay. Parang gusto ko tuloy ganito na palitan din pati yung ano, sa Ninja. Kakanan na ako dito. Ikaw, diretso ka. Oo, diretso. Ayun. Oh. Sige, yun na lang. Okay. Bye-bye, guys. Bye-bye tayo kay Tim. Alam, babanggain pa ako ng jeep. Babangga ka pa sa bari. Babangga pa ako sa bari. Magigit-git ka pa. Magigit-git pa ako. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye na rin si Tim. Sobrang ganda ng chain. Immediate yung feel ng motor. Dati kasi may pagka... Again, hindi... Maganda yung motor, ah. It's just really let down by the bad chain. Na kapag binibitawan mo yung gas, may pagka-floaty yung feeling na parang hindi niya alam kung mag-aano siya, mag-engine brake siya or what. So, ano nangyayari? Parang lumulundag yung kadena. Tsuk-tsuk-tsuk-tsuk, kumaganon siya. Through the... Hindi ko alam kung saan nangyayari yung part na yun, eh. Pero, wala naman silang in-adjust na iba. Ganun pa rin yung feel nung shifting ko. So, it's not the shifting. It's really just the chain. And I think... hindi lang talaga maganda yung stock na chain ng nakasama nitong motor. And then hindi mo siya magagamit ulit. The stock chain, wala siyang links na pwedeng kalasin. So kailangan siyang putulin. So grinder nila and then kinabit nila yung RK na binili namin. Yung RK na binili namin, mayroon siyang parang links, may parang missing link siya. So yun ang ginamit nila para mabuo. So ang ginastos namin sa PMS is basically 1,015 pesos. Si Tim, ang ginastos niya 1,580 pesos. Kasi ang labor is 300, yung langis is 565. Ang gamit namin AMSOIL, 565 yung langis. And then ang kinakarga dito parang 1.3 liters. So kailangan mo talaga halos isa't kalahati ang bibilin mo. Eh wala namang kalahating litro.
So nangyari, bumili kami ng isang litro pa nung Amsoil, tapos naghati kami doon. Since nagpapalit kami ng chain, may additional na labor cost kami. No, lumalabas 150 para sa oil filter, 565 para sa langis, tapos kung dalawa kukunin mo, doblehin mo 'yon. So 1,130 plus 150 na oil filter, 1,280. Ah, 'yun. 'Yun ang costing mo, 1,280. Okay. Pwede mo namang gamitin ulit yung langis sa mga next na PMS mo. So okay na rin yan, diba? Kasi 0.3 liters lang naman ang mababawas sa pangalawang bote. Yung sa amin, kaya naging mas mahal ng konti kasi may additional labor charge dahil nga nagpakabit kami ng kadena. Ngayon, kung hindi nyo papalit ang kadena nyo, di okay na. Ilalagay ko yung link to the chain sa description box, pati yung link nung oil na ginamit namin. Although pwede mo rin naman bilhin yun kay CF Moto. Alam ko parang kapresyo lang niya halos yung mga nasa Lazada or Shopee. So nasa inyo na yan. I guess that's it. Maraming salamat sa pagsubaybay, sa panonood hanggang sa dulo. Sana may konti kayo natutunan, sana natawa kayo, at sana i-like at subscribe niyo yung page. Okay guys, yun lang. Maraming salamat. Goodbye.